staring at the sun. Good morning mga kapatid. Sorry kung walang masyadong energy si ate. I've been awake since 5 something. I woke up with a pain on my right side, all the way to my back, all the way to my kidney. So, masakit siya. So, syempre, si ate. Kasi ako, pag meron akong may masakit sa akin, alam niyo ba yung minsan para ka magngangal-ngal? Alam niyo yung ngal-ngal yung ganun? Ganun ang ginagawa ko para lang matanggal yung para matanggal sa isip ko yung sakit. So, syempre, gising na nun ang asawa ko, nandito na nun sa babae. So, ngal-ngal ako ng ngal-ngal hanggang sa umakyat siya. Sabi niya, what's wrong? Sabi ko, can you massage my back and my kidney? Because, the back of my kidney. Because it was hurting. It was in pain. I was in pain so much. It's not like an excruciating pain, but I will give it like from 1 to 10 because this is normally what the doctor always asks me or the nurse would always ask me when I'm in the ER is what is the pain from between 1 to 10? How do you rate your pain? And I would say this one will probably a 6. And this one is 6. I'm telling you, this is 6. It's the pains from here all the way down to my back. And as I don't know what it is, but it's just painful. It makes me so bloody mad. So I'm just there lying in bed on my other side. Because I want to go to sleep. I really do. I want to go to sleep. But the problem is, because I'm lying on my other side, this side, right, my left side, because I can't lie on this side because it's hurting me. It bugs me because I'm not used to lie on this side all the time. I'm used to lie on this side all the time. So, you know how sometimes you have a sleeping position? That's my position. I always go, I most favor my right side than my left side. So, that's how I bloody sleep. So, it drives me bloody mad because I would just lie down in the bed, can't do nothing, want to get up, but I don't want to get up because I'm still sleepy as hell. So, God, bloody hell. Anyway, I'm sorry, guys. I'm venting again, aren't I? But anyway, it's 9:23 a.m. here in Canada. It's TGIF. See, I didn't do my other side because I'm telling you, it's hurting me. So, TGIF, everybody out there, people of the world, my, oh my God. My makama. Jesus. Did I speak in English again? O yung nagsalita na naman ako ng English? Bloody hell. Anyway, guys, sorry. Alam niyo naman, minsan nagra-rant kasi ako eh. Ganun kasi ako mag-rant kapag meron akong... Basta masama ang pakiramdam ko, ganun si ate. But anyway, I'm sorry. Oh my Lord, it's my Lanta. Oh, manaja. Anyway, it's 9:24. Like I said before, it's September 4th, 2015. And it's, thank God, it's bloody Friday. But of course, my husband needs to go to work tomorrow again. There's the problems and some of the, things in the business. So I probably go with him. I probably go with him. And if I feel well, I will go with him. If I'm not feel well, I'm staying home. That's what I'm planning to do. But I want to go to the mall and have my eyebrow done, the threading. So, oh my God. Bakit na naman ako nagsasalita ng English? Ang ingat-ingat ko. Pero anyway, guys, magtsatsaan muna ako. Mahaba na to, sa totoo lang. I bet you, it's gonna be a long good morning thing again, Mahabang good morning na naman si ate, Pero pasensya na kayo. Alam kong maagang aga, pero nag-event si ate. Pero if you're in my position, at 5 o'clock something, you will say, what the heck is that thing? So, I'll see you guys later. Thank you. Take care. Hello, mga kapatid. Good afternoon. Nandito naman si ate.
It's 1:08 p.m. here in Canada. Tawag dito kung meron nga pala ata akong nakita sa ano ko sa vlog ko. Sorry kung ano ko confused ako. Ah. Kasi ano, papakita ko nga sa inyo kung bakit ako para kung ano, para okay na ako kaysa kanina. Kaya nga lang mabulbul ako ngayon. May nakita nga pala ako kasi nung nakita ko yung mga comments niyo, napanood ko yung ano ko, yung vlog ko kahapon. Para atang nagkamali yung set ko ng ano, nung pag-edit ko ng vlog ko. Parang yung dapat sa pangatlo naging pangalawa. You know what I mean? Pero anyway, kung mapapanood nyo to, sorry doon. Siguro ano, nagmamadali ako para ma-upload ka agad siya. Kaya nagmamadali ako. Saka siyempre maglalakad ako, diba? So, kasi parang uulan kagabi, talagang umulan. Salamat talaga sa Diyos dahil katapos namin yung maglakad ni Glenn, katapos noon, bigla siyang umulan pagkapasok namin ng bahay. Ang galing-galing talaga ni God. Ang bait-bait talaga sa akin ni Lord. Super. Saludo ako. Pero anyway, yun nga, so sorry dun ha. Ano pa ba? Siguro ano, titingnan ko mamaya sa YouTube ko anong magagawa ko. Tapos, kung mapapanood nyo naman to also, makikita nyo na kanina umaga, alas 5 ako nagising. Sinabi ko naman sa inyo kanina. Alas 5 pasado, nagising na ako. The same time as my husband woke up. Kasi may biglang sakit dito sa ano ko, right side ko ng ano, ng arm. Tapos yung likod ko ba, papunta dito sa arm ko, tapos pumunta sa likod ko hanggang sa may kidney part ko. Ang sakit. So, sinabi ko na yung kanina, pero I'm just repeating myself. Kasi I'm just gonna share to you what I take, okay? Kapag yung pain ko, grabe na. Pag hindi ko na kaya yung pain. Alam nyo kasi, yung tolerance ko sa pain, hindi maganda. Hindi talaga maganda ang tolerance ko sa pain. Lahat ng mga doktor ko alam yan. Hindi ako, tingnan nyo, ang galing-galing ko magpatato, ah. Mas gusto ko pa magpatato. Magpa-IV. Huwag lang yung sakit sa katawan, yung headaches, yung migraines, yung mga hindi ko kayang mga pain. Hindi ko ka talaga, pag hindi ko kaya. Ganun kasi ako eh. At sinabi ko naman yun, I think, before. Pero anyway, I take this drugs, okay? This drug, okay? Paalala, warning. Don't take it if you don't really need it, okay? Okay, guys? Itong prescription na ito, matagal na to sa akin. One buwan na to sa akin. Pero kung makikita nyo, tinanggal ko yung pangalan eh. This is my Tylenol. With codeine, number 3, means with codeine means it's a higher dose than a regular Tylenol, okay guys? Or regular paracetamol or acetaminophen or anything like that. This is a higher dose. This is what makes you go sleepy and stuff like that. Tapos syempre meron pa akong isa, ito ang pinakamalakas. Talagang ito ang wow. Yung parang talagang yung level mo para kang nasa ano lang, I don't know, every time I take this I'm like I'm easy, I'm light, parang ganon. So this is my Percocet, okay? This is 325 milligram, which is higher than this, okay? So ayan yung mga binibigay ng mga doktor to, okay, manage your pain, okay? Managing, okay? Hindi maging abusive. Kasi itong mga drugs na to is a very, very habit forming. Okay? Ibig sabihin, madali kang matukso. Hindi matukso. Ano ba yung sinasabi ko? Madali kang... Ano bang tawag na sinasabi ko? Basta, it's a very habit forming. Yun ang sinasabi sa akin ng doktor ko parati. Be careful when you take this kind of drugs because it's a very habit forming. Means, when you get used to it, there you go, see? When you get used to it, it can be addicting. Okay? Very addictive. That's the word.
So, sa totoo lang dito sa Canada o sa North America, whatever, I'm sure. Pag binibenta to sa ano, sa mga, you know, yung mga pusher-pusher, manood kayo ng news, malalaman nyo. Kasi dito, ano yan eh, very popular dito sa ano, sa mga city. Okay? So, ito, mahal to sa ano, sa, dahil kailangan mo ng prescription ito, kailangan mo ng talagang legit na reason why you need this drug. This is very prohibited here in Canada. Hindi ka basta-basta bibigyan unless you really, really, really need it. Talagang mahigpit sila pagdating sa mga ganitong drugs. So, I just wanna share that to you. Okay, guys? Kapag hindi kailangan, huwag gamitin. Okay, guys? Alam niyo naman ako, ang opinyon ko, binibigay ko sa inyo para malalaman niyo yung mga dapat at saka hindi dapat gawin. Okay, guys? So, yan. Pag hindi ko na kaya, ginagamit ko siya. Pero pag kaya ko pa, at kaya kong tiisin, magre-regular Tylenol lang ako. Mga acetaminophen. Yeah. Pag hindi, hindi ko na kaya, katulad kanina, hindi ko na kaya, talagang cry-cry na si Ateers. So, I have to take one. But, there is a side effect on that too. Kaya ayoko siya. Hindi ko siya bet. Talagang hindi ko siya bet. Alam niyo kung ano? Pupo. Hindi kayo makakapupo. Okay? Meron kayong problema sa pupo niyo. One day or 2 days, hindi kayo makakapupo. Sa akin kasi, one day, hindi ako makapupo. Whole day long, hindi ako makakapupo niyan. Pag, dahil tinake ko yan. So, to prevent that, meron akong binigyan din ako ng doktor ng Myrelax. It's a stool softener, but you have to drink it with, I drink it with juice instead of water because I don't like the taste of it. There's no really taste on it, but because I'm so sensitive on the taste and I'm very picky. Yun na lang sabihin natin, very picky ako. So, kailangan kong ilagay sa juice yung Myrelax. Yung ano, para siyang sinukot. If you know what sinukot is, or stool softener na lang, stool softener na lang. Kung alam niyo yun, yun ang ginagamit ko pagkatapos kong inumin yan. Mga 2-3 hours pagkatapos kong inumin, iinom ako ng Myrelax para makadumi ako. Para din, syempre, ma-flush na rin yung kung ano paman, di ba? Whatever is in my body. So, ganun ang ginagawa ko. Ano ko lang to ha, opinion ko lang to ha. Sabi ko nga sa inyo, hindi ako nagbibigay ng advice. Alam niyo yan. So, I'm just telling you and sharing to you what I know and what I learned from my doctors. Okay, guys? So, yun lang. Hindi ako doktor o nurse, ha? Wala akong alam sa mga ganyan. Pero dahil with all my experiences, see, experiences na nangyari sa buhay ko, that's why I like to share with you guys. So, yun lang. So, I guess that's it. Kasi wala naman akong magagawa ngayong araw na ito. Like I said, I don't feel well. At yung gamot na yan, pag nag-kick in na sa akin yan, I'm gonna be like drowsy and sleepy and everything like that. So, I just wanna vlog this first before I get so, you know, drowsy and sleepy. Okay, guys? So, I'll see if I can say bye later. I will see it, okay? Pag hindi ako nakapag-goodbye at in-upload na lang to ni Glenn, I just wanna say goodbye now. And of course, I wanna thank you again, guys, for all your comments. Of course, happy trip to Sis Nancy to Las Vegas, yung honeymoon nila. Happy trip, sis. Thank you so much. Okay, guys. Thank you to my sis Candy for tagging me of Get to Know Me tag. I don't know when can I do it, pero thank you, sis. Love you guys. Take care, of course. Thank you all my subscribers. Thank you guys. I love you guys. Don't forget that. I really mean it, ha? At mag-ingat kayo daw. Tomorrow is a weekend, so I don't know where you're going. You go grocery shopping or anything like that. Take care, of course. That's important thing. Take care. And God bless you all. I love you all. Bye-bye. Take Okay, care. mga kapatid. Ang dinner ko ay pizza. This is Super Supreme. Super Supreme. You didn't ask if they have Supreme, Papa? Daddy? You didn't ask if they have Supreme? Supreme Lovers.
And this is the Canadian, eh? That's what its name, the Canadian, eh? So there you go. Because it's on special. One is full price and the other one for the second medium one or large one is for $5. So dalawa na para sulit ang gastos. So yun lang mga kapatid. Nandito nga pala si Daddy, sandali. Pakita ko sa inyo. Say hi, Dada. Hi. Chaja, say hi. Hi. Stop saying that. Say hi, Mama. Say hi to Mama, Chaji. High five, high five. Go high five. Go high five. Jasmine. Go, go. Go. Oh, see that? Oh, what a good girl. What a good girl. Who's the most beautiful, special girl in the world? Special. Oh, look at that. Right here. It's Daddy's girl. Oh, look at her. She loves her daddy so much. Isn't she, Daddy? Yeah. Oh. Look at that tail wagging like crazy. She smells food. Food? Food. Okay. Uh-huh. And what happens? And then what happens? Oh. She wants her daddy. Oh, she wants to play. Say bye-bye, Dad. Okay, guys. I'm gonna say bye-bye. Sinakita niyo may blanket pa ako. Kasi nilalamig na naman ako. Kasi nga masama ang pakiramdam ko. Sandali, isi-switch ko yung kamay ko. Kasi yung likod ko masakit. Yung right side ko. Anyway, guys. Thank you again for all my subscribers. All your comments. And thank you for watching my vlogs. I'll see you tomorrow, guys. Hopefully tomorrow, I will feel much better. So, sana bukas wala na akong masyadong sakit na nararamdaman sa likod ko. So, yun lang mga kapatid. Hanggang bukas. Mag-ingat po kayo dyan. Take care. Happy weekend dyan sa inyo. God bless. Love you. Bye-bye.